Sa feng shui, ang money frog o Chinese money frog ay isang malakas na tool upang maakit ang kasaganaan at kaswertehan. Pinaniniwalaan din na lumilitaw ang money frog bawat new moon malapit sa mga bahay na makatatanggap ng magagandang balita tungkol sa kayamanan o pagkita ng pera. Ito ay madalas na inilalarawan bilang isang three-legged toad na may isang barya sa bibig. Nararamdaman na parang handa ang palakang ito na lumundag sa anumang bahay dala lahat ng pera nito. Ang money frog ay sumisimbolo o kumakatawan sa kayamanan at pera na materialistikong forma. Iyon ang dahilan kung bakit ang paglalagay ng money frog ay kapaki-pakinabang para sa lahat, maging isang may-ari ng negosyo o sa isang taong may trabaho. Ngunit, ang feng shui ay tungkol sa tamang paglalagay at oryentasyon ng mga tool upang maakit ang pinakamahusay na mga positibong enerhiya sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga patakaran, tips at alituntunin ang feng shui para sa paglalagay ng mga money frogs. Titiyakin ng mga patakarang ito na makatutulong sa iyo ang money frog upang makaakit ng pera at hindi maiplush ang bawat sentimo na nakuha mo. Oo, ang three-legged rich toad ay may kakayahang i-flush ang lahat sa mga tuntunin ng kayamanan at pera na malayo sa iyo. Tiyak na walang nais na mangyari sa inyo o sa kakilala mo o sa pamilya mo ang ganitong sitwasyon. Ito ang dahilan at isang napakahalagang dahilan upang mailagay ang wealth o money frog ayon sa bawat panuntunan sa feng shui. Tulad ng lahat ng iba pa sa feng shui, ang tamang pwesto o paglalagyan ng isang money frog ay mahalaga. Oras na para ilista kapakbet ang mga tips na dapat gawin sa paglalagay ng money frog. Una, ilagay ang money frog malapit sa pasukan ng inyong bahay. Pangalawa, dapat itong nakaharap sa loob. Pangatlo, ang paglalagay nito sa southeast ng sala ay mabuti para sa mga kalalakihang negosyante. Pang-apat, para sa mga pagpapahusay sa karera, ilagay ito sa north o hilaga ng sala. Pang-lima, ilagay ito sa isang mesa tulad ng coffee table o kung anuman. Pang-anim, maaari mo itong ilagay malapit sa iyong mesa sa iyong opisina. Mga tips na dapat tandaan at iwasan sa paglalagay ng money frog. Una, hindi ito dapat nakaharap sa labas kung mayroon kang isa lamang palaka. Pangalawa, hindi pinapayagan ang money frog sa silid tulugan, kusina, banyo o palikuran. Pangatlo, huwag ilagay ang money frog sa kabaliktarang tapat ng iyong main door o pasukan. Pang-apat, iwasan ang mga sirang money frog. Pang-lima, iwasan ang kalat malapit sa money frog. Ngunit papaano nga ba ma-activate ang three-legged rich toad? Ang pag-activate ng isang three-legged rich toad ay talagang simple ngunit napakahalaga. Kung pinapanatili mo lamang ang money frog nang hindi ito pinapagana, malamang na hindi ito aakit ng pera at kayamanan sa iyo. Ngayon, hindi alintana ang uri ng palaka ang meron ka ngayon kapakbet. Narito kung paano mo dapat i-activate ang money toad. Una, itali ang isang pulang laso sa paligid nito at ito ay otomatikong magiging aktibo. Pangalawa, kung ang pulang laso ay hindi bagay sa iyo, maaari mong ilagay ang palaka sa isang pulang papel. Pangatlo, kung ang toad na iyong binili ay may isang pulang laso na nakatali, ito ay nakaaktibo na at hindi mo na ito dapat muling i-activate. Ngayon na alam mo na kung paano i-activate ang isang money frog, kailangan mo at dapat mapanatiling manood upang malaman ang kahalagahan ng barya na nasa bibig nito at kung paano ito dapat nakapwesto. Karamihan at halos lahat ng three-legged money frog na nakikita sa merkado ay mayroong barya sa kanilang bibig. Alam mo, ang barya sa bibig ng palaka ay talagang mahalaga. Sumisimbolo ito ng pera o mga benepisyo sa pera na dinadal ng palaka. Karaniwang makakakuha ka ng dalawang uri ng mga barya. Mayroon itong ruby sa gitna ng barya o kaya naman ay mayroon itong mga simbolo at mga sulat ng Chino.
Anong meron sa'yo ngayon, kapakbet? I-comment mo na yan sa ibaba. Kung nakuha mo ang ruby, tiyaki na ang panig ng ruby ay nakaturo pa itaas at hindi kailanman pababa. Sa sandaling mailagay mo ang barya sa bibig ng palaka. Kung nakakuha ka ng isang barya na may mga sinulat na Chino sa isang gilid at mga simbolo, karaniwang apat na mga simbolo sa kabilang panig, tiyaki na ang panig ng simbolong Chino ay nakaharap pa itaas kapag inilagay ang barya sa bibig ng palaka. Pero lagi akong nakakatanggap ng tanong kung ilan ang mga money frogs na dapat panatilihin. Bilang simpleng sagot sa tanong na iyon, ang dapat panatilihin na bilang ay siyam, bawat isa sa bawat direksyon sa loob ng sala o hardin ng iyong tahanan. Ang siyam na money frogs ay kumakatawan sa pera na dumadaloy mula sa lahat ng mga direksyon patungo sa iyo. Tiyaking ilagay ang mga ito ng medyo nakatago. Gayun din, lahat sila ay dapat nakaharap sa iba't ibang direksyon ng kompas. Bukod dito, ang isa na malapit sa pasukan ay dapat nakaharap sa loob patungo sa bahay dahil ito ay sumisimbolo ng malaking kayamanan at pera na papasok. Kung hindi mo mapapanatili ang siyam na money frogs, maaaring bilang na susunod ay ang anim. At kung hindi pa din ay tatlong mga money frogs. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.